Hello, hello sa inyo lahat mga kapatid. Ito naman po ang inyong Lulabeklah. Sa oras pong ito ay nako, nanakit ko kasi tagang katawan ko. Kaya sabi ko, maglalakad-lakad muna ako. Ito po, kasama ko si Marimaw, ang aking alagang aso. Ayan, dahan-dahan naman. Kinakadkad muna ako eh. Mabibigti ka. Dahan-dahan ako. Ayan. Huwag ka tumakbo. Madada pa ang lola mo. Ang bisibisyo magkakad Marimaw. Dahan-dahan lang. Naku ah, wakwad ka rin. Ayan. Oh, ba't ka maminto? Naku ah, napagod ka kaagad. Pisa mo na. Umihi ka ba o ano? Yan, ito po ang aming ano, pwede kayo dito magdakad-dakad, jogging o mag ano. Kahit ano ko pwede nyo gawin dito, kaya mag-ingat kayo, maraming ahas dito. Oh, maraming ahas dito yan. Oh, diba, bongga, kahuyan. Mag-ingat kayo sa mga ano, maraming mga ano dito, mga hayop ba? May tigre, mayroong leon, ganyan. Oh. O Marimaw, tara na. Bisa mo magdakad. Hello, hello, hello. Hello, mga kapatid. I love you all. Bonga, bonga. Lula, lula, lula. Lula, lula, lay. Lula, lula, lula. Lula, lula, lay. Lula, lula, lula. Lula, lula, lay. Lula, lula. Magandang araw po ulit sa ating lahat. Sa araw-araw po dapat tayo po ay naglalakad. Katulad po na makikita ninyo dito ay napadaking bagay ko pala kapag tayo ay araw-araw na naglalakad. Pero hindi basta lakad lang po, kundi brisk walking na tinatawag. Para po ang ating left leg sa katangawi, ating right leg ay gumana po ng maayos at apekado ang ating buong katawan. Magmula po sa ating talampakan hanggang sa itaas. Buong katawan ho, nakita niyo yung dalawang legs na yan. Ay, ang mga buto ho ay konektado po sa ating skeleton, sa ating spinal ano, at sa ating buong katawan na yan. Lahat ng buto. Kaya dapat ho, bigyan ho natin ng oras ang ating paglalakad. Kahit man lang ho, mga ilang minuto, mga 10 to 15 minutes a day is enough for our body. Thank you for watching. Ito nga po kay, mga kaibigan, ako nga po, mga kapatid. Ako nga po ay galing sa pagdakad-dakad, ikot-ikot po ako kasi parang may stroke ako. Kasi sumasakit buong katawan ko. Tapos yung pangako, nagdalak. Tapos, yung dilak parang naurong. Di ba napansin na bubunod ako? Kaya natakot ako, baka ma-stroke ang lola niyo. Kaya, knock on wood, katok mga misis, ayoko ma-stroke, please. Ayoko, kaya kailangan sa mga nakakaramdam ng mga ganyan, magsimula lang ho kayo, maglakad-lakad. Kahit sanglit lang po, araw-araw natin gagawin ngayon. At yung oras ko ng pagkain ko, nakakain ako ng umaga, tanghalian, ang almusal ko, nakakain ako 9, tanghalian ko 11, parang nakain na ako, 12, kumakain pa rin ako, alaw-ula, kumakain pa rin ako, at tapunan, kumakain pa rin ako ng alas 7, alas 9, o madaling araw, pinuguto ako, kumakain pa rin ako. Pag na ho, tigyan na ho natin yung kakakain. Magmula ho sa araw na ito, na mag-intermittent fasting na ako. Kakain na ako sa gabi siguro, sa maghapon, kakain ka nang magsisimula kang kumain sa araw, sa pag, ano ng araw, sa pag, ba yan?
sa araw na ito, halimbawa lang, kakain ka, alauna or alas dos. Alam niyo kung bakit? Yun ho ang tinatawag na intermittent fasting. Kung tama ba ako, correct me if I'm wrong, at sige. At pagkatapos mo sa gabi, pwede mo tayong kumain ng mga, ika nga mag after 6 na lang tayo. Pagkatapos ng after 6, yun. Pagkatapos ng after 6, hindi ka nakakain. Puro ano lang pwede mong ipasok sa katawan mo, liquid, halimbawa gatas, o coffee, or tea, ganon. Water, o kung ano man, juice. Basta bawal ka na ng rice o ng kahit anong meal. Siguro kung talagang nagugutom ka, kawain ka ng chocolate. Pero konti lang kasi kung kami tumasok ang sugar mo, di ba kapatid? O, kaya kung gusto nyo makaiwas sa stroke or heart attack or something like hospitalization, magsimula na ho tayo. Tama-tama ho tayo maglakad. Lakad lang, huwag na kayong tumakbo kasi baka may mga internal organs nyo mayugyog at ma-develop ng mga sakit na dapat eh, hindi na magagalaw eh dahil nga kakatakbo mo eh nagkabulbul sila at doon naging active yung mga sakit na dapat hindi na na-develop. Kaya lakad lang po, medyo brisk walking kung tawagin, mga ganon. At least mga sa umpisa, magsimula ko na ng 10 minutes. Second day, medyo gawin mo ng 15 minutes. The third day, gawin mo na ulit siyang 20 minutes. Pataas ka ng pataas, di ba? Hanggang kayanin mo na yung 1 hour to 2 hours na lakaran. O, napakaganda ho ng ano sa atin, sa katawan natin at naaarawan tayo. Pero dapat ko yung medyo maaga pa para hindi pa masakit sa balat yung sikat ng araw. Gets niyo mga kapatid? O kaya, yan ho ang tip ko for today. O, di ba, bongga? Kaya, tara po. Ngayon ho ang oras dito ay mga alas 9 ng umaga. Medyo gutom na ho ako pero itin ko talaga. 9, 10, 11, 12, 1 or 2. Sana kayanin kung hindi kumain. 5 hours pa ho ba ako kakain. Medyo pwede yung kumain ng madami. Pero huwag naman yung sobrang dami. Yung sobrang kalam naman. Yung sa piyestahan ka na. Halos parang patay gutom. Charot lang. Yung ganon. Yung parang ano pa rin. Isang order na kanin. Baka medyo masarap yung ulam mo. One and a half order of rice. May parang kumain ka sa karinderia o sa restaurant. Something like that. O sa mga inasal. Ay, huwag sa mga inasal. Ano ni rice doon? Meron ho, disiplinahin ho natin ang ating mga sarili para maiwas sakit. Kaya mga kapatid, good vibes lang tayo ha. Ang inyong Lulabe ka nagpapaalam na ulit and see you on my next video. Bye! Anak! Pakainin mo na si Marimau, nagugutom na siya. Linisan mo!